Hi guys, good evening. Ayan na, napakainit talaga ng panahon ngayon. So, as of now, hindi muna ako mambabara. Ngayon, ang gagawin natin is magtuturo ako sa inyo yung sa mga legit YouTuber. Yung mga gustong maging YouTuber. Maraming nanonood kasi sa atin. Gusto nila mag-YouTuber, hindi. Yung iba naman, OFW, na kailangan ng extra income. Alam nyo, sa pagiging YouTuber, walang status yan. Kahit anong itsura mo, kahit sobrang pangit mo, kahit sobrang ganda mo. Diba? May mga pangit nyo. Ay, sino ba yung... Tuwan-tuwa ako dun eh, yung bakla. Yung baklang... Nagpapatawa lang siya, tapos ang dami niyang supporters. Talagang, parang masasabi mo na, paano kaya sasikat yung mga gantong tao, di ba? Pero, I discover, ang YouTube is napaka-legit na pwede natin gawin na ibahin yung klase ng buhay natin. Kasi sa paghahanap buhay naman, walang, basta masipag ka, at alam mo kung ano yung ginagawa mo, alam mo yung ginagawa mo, at tawag dito, tama yung ginagawa mo. Hindi ka mawawala ng pag-asang magkaroon ng pera o yumaman. Like, dito sa YouTube, marami nang nagiging YouTuber, di ba? Talagang kumikita sila ng limpak-limpak na salapi. Lalo na yung mga malalaki na. Sa una, syempre wala. Kasi hindi ka nga kilala eh. Diba? Ang gagawin, ako, katulad ko, nagkaroon ako ng 1,000 subscriber sa loob ng isang araw. Either dati, meron ako 1,800 subscriber. Lakas ng loob. Kasi parang baliwala. Tsaka nakakapagod. Napupuyat ka, kakahintay, kakapangisda yung sinasabi nilang kakapangisda yung pupunta ka sa ibang channel. Tapos maghahanap ka ng mga tao na pwede mag-subscribe sa'yo. Yung pipilitin mo yung tao yung mag-subscribe sa'yo kasi kailangan mo sila. So, ganito lang kadali yun. Ako, before ako ma-monetize, yun yung pag sinabing ma-monetize, yun yung magkakaroon ng kita na at commercial ads yung videos mo. Dati, hindi ko inano na mag-YouTube. Wala sa vocabulary ko yung mag-YouTube. Pero, dahil sa mga aplikante namin nun, pa-abroad, na nakakapagod yung paulit-ulit na sasabihin mo, na ang ginawa ko na lang, in-record ko by video and then in-upload ko kay YouTube para sa mga lahat ng aplikante namin. Kung makikita niyo yung unang videos ko, talagang puro aplikante. Wala sa akin yung pag-YouTube. And then, nung napunta na ako dito sa Taiwan, masyadong boring yung buhay. Masyadong nakaka-homesick. Talagang makikita mong minsan iiyak ka na lang na hindi mo alam kung ano. Tsaka pag nahihirapan ka, imbis na makipag-chat ka at magkaroon ng lalaki, magkaroon ng kabit, mas mainam pa yung mag-YouTube ka na lang. Mamahalin ka ni YouTube. And then, kada makikita ko sa palagay ko okay or tama yung gagawin ko, ina-upload ko sa YouTube. First time na nag-trending yung YouTube ko, nung may nagpakamatay na sa Saudi. Yung nagbikting babae dahil na naka-live sa Facebook. Yun. First time ko yun na mag-trending. Tapos, na-discover ko na mayroon palang mga YouTuber na nagsasub-to-sub or kukuha sila ng subscribers, sila magkakakilala. Doon ako nagkaroon ng mga friendship na YouTuber din. Nakakatuwa
nakaka-excite, na nakakabagot minsan, na nakakainis minsan kasi may mga YouTuber na sigurista. Lalong-lalo na sa grupo namin, ang pinakasigurista is si Monkey TV. Hello Monkey, hello sa'yo. Shoutout na kita. So, napakasigurista. Tapos, ang tagal, mabuo yung 1,000 subscribers plus 4,000 watch hour. Kailangan mong kumpletuhin lahat yun. So, sa pagpukumpleto ko nun, umabot ako ng ilang buwan. And then, January. Tama ba? December, hindi ako makapag-livestream. Hindi na ako makapag-livestream. Pagdating ng January, na-monetize na ako. Pagdating ng January na monetize ako, na-disqualified ako after a week. So, ang dami kong pinagdaanan dito sa YouTube bago pa yan ma-disqualified ah. Nawala ang email ko last December. So, nawala yung YouTube ko last December. Ayun na nga, after yun mawala. Talagang ano na ako, pati email kasi nawala. Napaka-importante sa akin ang email kasi napakadami nung laman. At yun talaga yung ever since kong email, doon nag-i-email yung mga bank accounts ko, yung mga utangis ko, doon nag-i-email. At saka yung mga important message ko nung dating nasa opisina ako. So, na-retrieve ko yun after 2 days. Thanks God. Tapos yun, nabuhayan ako ng loob, tinuloy-tuloy ko kasi nag-e-enjoy ako, bukod sa nag-e-enjoy ako, nagkakaroon ako ng friendships, nagkaroon ako ng grupo, and then hanggang sa ma-monetize ulit ako, nag-reapply ako para ma-monetize again. So, pinagbigyan ako ni YouTube na ma-monetize hanggang sa tinamad ulit ako. Sabi ko, ano ba to? Parang wala namang mangyayari sa YouTube. Napakababa kasi ng sahod niya. Yung minsan, wala pang $1. Tapos, hindi ka mag-trending. Hanggang nakita ko si Lenzy Lawan. Thank you for you, Lenzy Lawan. Dahil sa sobrang inis ko sa kanya, hanggang sa nag-trending yon, kinapin niya ang mga kung sino-sino. At in one day, nagkaroon ako ng mga subscriber na legit, na ibang tao. Maraming nagmahal, maraming pumuri, maraming humusga. No? Maraming salamat sa kanila. Dahil sa kanila, nagkaroon ako in one day, 2 days. Kasi from 1,800, nagtungo ng 2, 3, 4, 5, hanggang 6,000. In almost 1 week mahigit. 1 week na si Lenzy Lawan eh. Tapos lalo akong sinipag sa kanya. Sobra akong sinipag dahil sa pambabash sa kanya. Tapos sinipag na ako mag-YouTube dahil sa mga nagmamahal. Dahil dun, nabuhayan ako ng loob. Kasi ganito lang yan. Ang pag-YouTube ay isang kaperahan na napakalaki. Kung seryosohin mo. At ilalagay mo kung ano yung talent mo. Ako, sabi ko sa sarili ko, ever since na mag-YouTube ako, tuturuan ko yung mga tao, lalo na yung mga maliliit, kung paano. Like, sa pagluluto. Kunyari, magluluto ka. So, i-distribute mo or ipasa mo, kailangan natin ng mga social media account. Twitter, Instagram, Facebook account, lalo na sa Pilipinas, mga Facebook account. Kung saan nababagay. Sample ako. Ang talent ko talaga is mang-away, katulad nung kay Lenzy Lawan. So, yung talent ko na yung ginamit ko. At kung sino yung papabor doon, doon ko siya pinasa na grupo. Hanggang sa nag-trending. Ngayon, umabot ako ng 6,000 subscriber. Take note, hindi pa po ako sumasahod. At i-retrieve ko sa inyong lahat kung sasahod man ako o hindi. So, merong mga email dito sa pag-YouTube. Hindi mo kailangan ng tapos ka ng college, tapos ka ng high school. Hindi mo kailangan magpaganda. Hindi mo kailangan mag-ayos tulad ko. Hindi ako nag-aayos, tignan nyo. Hindi mo kailangan maging perfectong tao. Walang huhusga sa'yo sa pag-YouTube mo. Gamitin mo lang to sa mabuti. Huwag natin katularan si sila Lenzy Lawan, sila
yung mga lalaki sa Japan, lalaki ay yung babae sa Qatar, wag natin silang tutularan. Alam niyo kung bakit? Kasi sandali lang yung pagsikat nila, maya-maya wala na rin yun. At gagamitin natin yun sa magandang paraan. Kasi sabihin natin, wala naman dapat talagang taong mahirap. Okay tayong maging mahirap. Kung pinanganak tayong mahirap, sabi nga nila, sa pagtanda mo, dapat hindi ka na mahirap. Diba? Kasi ikaw gagawa ng paraan. Eh, kung yun yung pipibingi, nagmamasahe, ikaw pang kumpleto sa lahat. Diba? Lahat pwedeng sumikat. Nasa kapalaran mo yun. At saka depende yun sa sipag at syaga na ibibigay mo sa trabaho mo. Ako, nag-aalaga ako na matanda dito sa Taiwan. Napakagulo ng buhay. Araw-araw may nawawala. Alam mo yun, libo-libo nawawala araw-araw. Pero, they found, kasi yung alaga ko may Alzheimer's na, magulo. Minsan, kailangan kong, gusto ko mag-upload ako na mag-upload ng YouTube to inspire others, di ba? Ganun lang yung gawin natin. Maka-inspire tayo, hindi tayo mag-asar ng ibang tao para lang sumikat. Ganun. Hindi natin kailangan makipag-away sa walang kwentang tao. Hindi natin kailangan manira ng ibang tao para lang sumikat tayo. Diba? Lahat tayo may baho. Lahat tayo may pangarap din. So, kung ikaw man ay isang OFW, estudyante, nanay, tatay, labandero, magbabasura, may isang cellphone ka lang. Diba? Internet lang. Ako hindi ako na... Simula dati pa, hindi ako mabuhay ng walang internet. Kasi dito ako nabubuhay. Ito na lang yung entertainment ko. Wala, okay sa akin, walang TV. Wala akong pakialam kung wala akong TV. Basta, may Facebook lang ako. May cellphone lang ako. Mahalaga sa akin yung lalong-lalo na internet. Pag nawala yung internet, Diyos ko, Lord, mamamatay po ako. Kaya sa mga tao na nandiyan na gustong maging YouTuber at yung mga YouTuber na, payo ko lang, huwag ka mahigpit sa kapwa mo. Huwag ka mapagbantay sa kapwa mo, YouTuber. Huwag kang mapanghusga. Huwag kang mapanglait. Ay, pwede ka na mapanglait kung talagang kalait-lait yung nilalait mo, no? At maging totoong tao ka. Totoo dapat yung sasabihin mo sa tao. Diba? At bukal sa loob mo yung ginagawa mo. Walang problema dun. Diba? At higit sa lahat, alam mo yung ginagawa mo. No? Alam mo yung binabasa mo, yung sinasabi mo sa kanila. At isa pa yung hindi ka dapat namumurwisyo ng ibang tao. And then, sa pagiging YouTuber, dapat friendly ka. Chismosa ka. Kasi kailangan mo magkalap ng information eh. Para mapansin ka ng ibang tao. At saka dapat, kung ano yung talent mo sa sarili mo, yun. At huwag na huwag kang manlalamang ng kapwa mo. Lalo na sa mga kapwa mo YouTuber, kung sasali ka sa mga YouTuber groups. Diba? Yung may mga play kasi sila. O, i-play mo yung video ko, ipi-play ko yung video ko. Mo. Maging mapagbigay din. Kasi, pag binigyan mo sila ng oras, ako, ipi-play kita kahit ilang oras yan. Bahala ka na kung ilang oras mo. Feeling ko, doon ako umanlad. Yung sa pagbibigay ng oras ng ibang tao. Nang hindi nagbabantay ng ibang tao. Whether totoo ngang ipinlay niya ako o hindi. Yun. Yun yung palagay ko sa kinaangat kong bigla. At saka yung pagbibigay ng info. Ako hindi ako maramot sa info. Kung gusto mo maging YouTuber, tanungin mo ako kung paano kong ginawa to, alam yan ng mga kapwa ko. Kung sino man yung nagtatanong sa akin, nagtuturo ako ng information kung ano ang dapat mong pasukin na grupo para mapansin ka ng ibang tao. Alangan namang ang kunyari, ang subject ko is pagluluto. Nilagay ko kay Duterte, binlock ako. Ibablock ka nun, huwag ka dun. So, kung saan bagay yung YouTube mo, kunyari sa pangpaganda,
Dati yung mga YouTube ko sa pangpaganda. Kaso lang hindi ko pinapaasa. Hindi ko hinahayaan ko lang kasi nga tinatamad ako noon. Kung makikita niyo yung buong YouTube ko, marami doon pampaputi. Kaya ganito ako kaputi ngayon. Yung eyebag ko lang hindi pumuti. So lahat ng review kong products nandito sa YouTube ko. Pero feeling ko hindi ako para doon. Para ako sa pang-aaway ng ibang tao. Kaya yun, doon ako napunta. Pang-aaway kay Lensi Lawan, sa mga kung ano man yan. Doon ako nakilala ng tao eh. At yun bandang huli. Kung saan ka na nakilala ng tao, doon ka na mag-stay. Diba? Doon ka na mag-stay, huwag ka nang iiba ng stay. So, next time, pag sumahod ako or ano man yung makamtan ko, ipapakita ko po sa inyo. Hanggang sa muli at masasabi ko lang, maraming salamat. Lubos po akong natutuwa. At hanggang sa huli, tatanawin ko pong utang na loob ang pagsusubscribe niyo sa akin. Kung saan man ako mapadpad o ano man mangyari sa YouTube life ko, balang araw, ito po'y dahil sa mga unang-unang subscriber ko na patuloy na nagmamahal sa akin. Hindi man ako malaking channel katulad ng iba na milyon na, na 100,000 na, patuloy pa rin ako nagpapasalamat sa inyo. At sa mga gustong maging YouTuber na nagpapaturo kung gusto ko ano man, PM nyo lang ako. Wala po akong pinipiling tao para turuan para dito. No? Maraming salamat po ulit. And then, sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe at channel and please click the tiny bell para sigurado kayong updated sa aking mga videos. Bye-bye!